Panibagong mock trade na kinasasangkutan ni Giannis patungong Golden State Warriors, inilabas na. Magre-react tayo dyan mga idol, pero bago yan, eto muna. Kabilang sa mga nagkaroon ng malaking addition itong Sacramento Kings sa NBA, kinuha nila si DeMar DeRozan. Malakas yan considering na stock naman yung kanilang lineup kasama si De'Aaron Fox, Keegan Murray, Malik Monk at Domantas Sabonis. Subalit hindi sila napapansin sa ngayon na kabilang din sila sa mga nag-i-struggle sa Western Conference. Nasa 12th posisyon sila na mayroong 8 panalo at 9 natalo. Maganda pa ang record sa kanila nitong Spurs, Mavericks, Suns, Grizzlies at Nuggets. Nag-i-struggle itong Sacramento Kings sa kanilang opensa. Nag-a-adjust pa itong si DeMar DeRozan sa ngayon at maliban dyan ay hindi rin maitatanggi na malakas din ang kanilang mga kinakalaban. Eto na ang pangalawang taon kung saan nag-i-struggle ang Sacramento Kings. Sa unang taon ni Coach Mike Brown sa kanila ay nakapunta nga ho sila sa playoff at yun ho'y kauna-unahan sa loob ng 16 na taon. Subalit ngayon ay eto, sila'y nasa ibaba. Gayunpaman, nagsisimula pa lang ang araw mga idol at atin na lang aabangan ang kakahantungan nitong Sacramento Kings. Maganda itong ginagawang trabaho ngayon ni Coach Jeff Van Gundy sa LA Clippers. Itong si Van Gundy mga idol ay kabilang sa mga sinibak ng ESPN bilang kanilang senior broadcaster at analyst. Ngayon kasama siya sa mga coaching staff ni Coach Ty Lue. At ayon pa mismo kay Coach Ty Lue, kung nag-i-struggle daw ang kanilang kupunan defensively ay pinipersonal ito ni Coach Jeff Van Gundy. Matagal daw itong umuwi para ayusin lang yung kanilang depensa. So far, naging matagumpay naman itong trabaho ni Jeff Van Gundy dahil kanilang nilimitahan lamang sa 100 points ang kanilang huling 4 na laban. At laban yan sa kanilang panalo versus Sixers, Sacramento Kings, Orlando Magic at sa Golden State Warriors. Marami ng kupunan sa ngayon ang nagfo-focus sa opensa. Yun daw ang kalakasan ngayon ng mga kupunan sa NBA. Subalit ngayon ang Clippers, iba ang kanilang taktika. Pinapalakas na rin nila yung kanilang depensa. Sabi nga nila, yung magandang depensa ay nagre-resulta sa magandang opensa. Ngayon ang kartada ng Clippers ay nasa 11 wins and 7 losses. Inilabas naman ng isang analyst na si Spencer C ang kanyang mock trade patungkol sa Golden State Warriors at sa Milwaukee Bucks na kinasasangkutan nitong si Giannis. Sa mock trade na ito ay matatanggap ng Golden State si Giannis at bilang kapalit matatanggap ng Milwaukee Bucks si Andrew Wiggins, Brandon Podziemski, Kuminga, Lendi Waters at 2 first round pick. Kung titingnan sa papel, maganda itong trade na ito. Isang solidong manalaro itong si Giannis na siguradong magkakaroon ng solidong impact sa Golden State Warriors kasama sa Stephen Curry. Ngunit ang dapat rin na isalang-alang dito ay maraming mawawala sa Golden State Warriors at siguradong ito'y mag-iiwan ng malaking butas sa kanilang rotation. Isa ang kanilang makukuha at 4 ang mawawala at ang 4 na ito ay mayroong solidong ginagampanan na papel sa kanilang rotation. Mayroon ka ngang Giannis pero mawawalan ka naman ng mga key player. Sino ang ipapalit mo kay Andrew Wiggins? Sino ang ipapalit mo kay Brandon Podziemski bilang ball handler? Sino ang ipapalit mo kay Lendi Waters bilang isang shooter? At sino ang ipapalit mo kay Kuminga? Isa ito malaking move mga idol. Subalit malaki rin ang sugal, malaki rin ang kabayaran. Para sa akin lang, hindi ako papayag sa trade nito. Para sa inyo mga idol, ano ang komento ninyo? I-comment lang yan sa comment section.